Good day guys. So merong tumawag sa atin habang nagpapahinga na, no. Ang problema niya is nawawala yung lamig ng aircon. So baka mangyari sa inyo to, eh magkaroon na naman kayo ng idea kung ano yung problema pag ganito yung mga issue, no. So sabi ng tumawag sa akin, habang naka-waiting siya, nawawala yung lamig ng aircon, no. So pag nag-cut off siya, hindi na bumabalik. And then after mga ilang minuto, babalik ulit yung lamig ng aircon. And then ilang seconds lang is mawawala ulit. Okay? So baka mangyari sa inyo ito. Tignan natin. Nandiyan siya sa labas. Check natin kung ano yung problema. Okay guys. So ayan ha. Ayan, school service. So on duty siya, nawala yung aircon. So ang sabi niya, so akala niya namamatay yung aircon. Kaya sabi ko sa kanya baka konting adjustment sa thermostat. Kasi naka-manual thermostat niya dahil nasira na yung original na thermostat. So sabi ko sa kanya baka kulang na sa adjustment kasi nabibitin daw yung lamig. So pag nag-cut off, nawawala na yung lamig. Okay, so testingin natin. Ma-adjust niya yung thermostat. So ganun pa rin daw. Sabi ko dali na rito para ma-check. Okay, may lumalamig. Ayun, 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 ayun. Okay, hindi gumagana yung fan. Okay guys, so nakita ko hindi gumagana yung isang fan sa driver's side. So ang urban kasi dalawang fan yan, dalawang condenser fan, dahil dalawa yung condenser. So hindi gumagana yung isang fan. So isang possible reason yan kung bakit nawawala yung lamig. Kasi sabi niya pagka medyo umanda na siya o tumakbo, bumabalik yung lamig, nag-on ulit. So possible na reason yan, kaya ganyan yan yung fan sa driver's side. Okay, so yung issue na to, so applicable yan, no. Kahit anong sasakyan na may aircon, the same issue yan pag nawala ang fan o pag nagpapalamig sa condenser. So dito sa urban, ang unang condenser na dinadaanan ng circulation ng freon from compressor is yung driver side. So napakalaking bagay niyan para magpalamig ng system, no? Okay, pag ganyan ang issue, kailangan natin palitan yung fan. And then check natin kung ma-solve nga yung problema na nawawala yung aircon niya, no? Nawawala yung lamig. Okay, so palitan ko ng fan motor yan dahil original pa yung kanyang fan. So motor lang pinapalitan namin. Pakita ko sa inyo. Okay guys, so ito yung fan na lalagay natin. Fan motor. Baklasin na natin. Okay, so yun ha. Tanggalin natin yung fan. So yun naging issue, no. Ayan, may plastic sa loob. So ito yung motor na papalitan natin. Ito yung original niya. Hindi natin papalitan yung fan. Okay guys, so yun na yung fan natin. Yung fan motor. Bago na. So yung pinagpalitan. So yung kagandahan ng original, no. Bibili ka lang ng motor. Then kakabit mo na yung LC. Then babalik na natin yun doon. Okay, so sa pagkabit niyan, ayan, ganyan lang. Bitin lang. Okay. So basa yan dahil sinasabay ko ng linisin yan bago ibalik yung fan. Okay, so kabit na natin. Tingnan natin kung magbabago. Okay guys, so yan. Nakakabit na. So testingin natin kung gumagana yung hangin. Aircon? Yeah. Okay.
So ang hangin niyan dapat pababa. At yung kabila dapat pababa. Pati yung sub radiator, ang hangin niyan pababa. Papunta sa sahig, no? Okay, so testingin natin ngayon. Tignan natin kung mamamatay pa yung aircon niya. Okay, so yan. At taking. Malamig na ulit. So hindi na namamatay. Kanina ang problema niya, namamatay, no? Nagka-cut yung supply ng aircon. Nagsishutdown. So hindi gumagana yung compressor. Okay guys, so ang tanong, bakit namamatay, no? Bakit nagka-cut yung supply ng compressor at nawawala yung lamig. Nag-high pressure yung system, no? Kaya nagka-cut yung supply ng compressor dahil mainit, no? Mainit yung high side o yung mga condenser dahil hindi nga napapalamig ng fan dahil namatay yung isang fan. Okay? So dapat may alam ka para hindi kung ano-ano ang mga mapagawa mo, no? Kasi maaari mayroong mga ibang tumitingin o may mga suggestion pa iba-iba. So marami kang magagalaw o nakakalaki yung gasis mo. So iba yung may alam dahil kay Capworks, quality.